Nakita ko na ang video sa labas, B. Hindi ka nagtanggal ng setup? Mm-mm. Kamusta lakad? Wala. Naubos na yung pamasahe ko. Pinangkain ko pa. Negative, negative yung lakad ko. Chinek ko. Chinek mo ako malamig yung tubig. Hindi, di ako marunong eh. Ikaw na bahala. Basta tinanggal ko yung takit. Kasi itong flower horn, chinecheck ko yan. Hindi, wala. Sinasabi ko lang, syempre. Para pag day off mo, ikaw na lagi magtatanggal. Dahil lang, gusto ako ng kamay. A few moments later. So yun mga kabeta, nakapaghugas na tayo ng kamay natin. At syempre, alam mo naman tayo dito is tensiometer lang yung ginagamit lang natin. At ito naman yung tinatawag kong thermometer. At i-check natin yun kung malamig yung tubig ng flower horn natin. Kasi alam nyo naman paggabi, di ba, malamig yung panahon sa gabi. Kaya dapat sa umaga, chine-check natin yung flower horn natin. Ayan. Okay. B, malamig. Malamig yung tubig natin. Malamig. So yun mga kabeta, no? Malamig yung tubig ng flower horn natin, kaya para hindi siya makakuha ng sakit o may stress, ang gagawin natin mga kabeta, ituturo ko sa inyo sa video na to yung ipinagbabawal na technique ng mga yokai. So tuloy-tuloy ang saya, tuloy-tuloy ang panonood mga kabeta. Let's go! Ikaw ba ay galing sa trabaho? Pagod sa opisina? Wala kang ibang gagawin kung hindi magtanggal ng sapatos. Hubarin ang medyas. Bago pala. Dumi-dumi mo! At uminom ng gin bulag, brandy. Gin na, brandy pa. Madat naman to eh. Nagbablog ako eh. Bakit? Hindi ito Sprite! Sprite yan! Ipagsasahog ko! Pinapaya mo ako sa... Ipagsasahog ko ito sa ipon! Bad trip to eh! So yun mga kabeta, shoutout ko na yung kalahati kasi mamaya ako na ulit sa shoutout. Yung kalahati pa, ito, ganito sila kahaba, ganito kahaba yung shoutout natin. So yun, sa susunod baka gumawa na lang ako ng video sa shoutout. Hindi, joke lang. Comment down below kayo mga kabeta para sa shoutout nyo. Tapos yun, shoutout na tayo. Shoutout sa kaotit natin si Lance Doroka. Yun, lagi itong namumuna sa ano ko. Sa listahan ng mga shoutout ko. Salamat sa iyo, bro. Salamat sa solid na suporta. Tapos kay Aljon December Guzman, kay AR Madrona, kay Gapi Lover. Yun, eto si Gapi Lover. Meron itong YouTube channel yun. Mga kabeta, support nyo. Visit nyo yung channel niya para marami tayong para mas marami kayong matutunan. Tapos kay Kel Natnat, kay Fernando Joseph, kay Babila, JR De La Peña, yun, si ito si JR De La Peña, suki ko rin ito sa shoutout. Yun, salamat sa walang sawang suporta bro. Tapos, kay Glenn Angeles, kay Liexel Marx Mabanag. Tapos, kay Aquarium Fish Room. Yun, si Aquarium Fish Room, alam ko meron din itong YouTube channel. Visit nyo mga kabeta. So, yun lang, mamaya ulit. Ituturo ko sa inyo ngayon yung pinagbabawal. Yung sinabi ko nga kanina, ituturo ko sa inyo yung pinagbabawal na technique ng mga yokai. Kasi alam ko sa inyo, yung iba nagtatanong kung pwede bang walang heater o may heater yung flower horn. Bali ano naman kasi tayo, tropical country tayo. Kaya mainit yung panahon talaga. Pero syempre para mas lumabas yung potential ng flower horn natin at syempre malayo sa mga sakit katulad ng white spot, mga iba pa. Kasi pag malamig ang panahon, nakakakuha ng sakit yung ano eh, yung mga isda natin. Pwede rin natin itong i-apply sa ibang isda katulad ng mga guppy at mga betta, lalo kung may mga sakit sila katulad ng itch. Ito talaga ginagawa ko rin ito mga kabeta. So yun, hindi ko na patatagalin pa, simulan na natin. So ang una nyong gagawin mga kabeta, mag-ready kayo ng isang container. Yun, kahit anong lalagyanan, pinaganda ko lang. Kasi yun, kung mararamdaman nyo mga kabeta, nararamdaman nyo ba? Aligagana siya. It's more of an elementals. Lalo ngayon, basa yung tubig. Malamig yung tubig natin. Teka, nawala na yung flower horn natin. Huliin lang natin siya. Hindi natin yung flower horn natin. Kasi alam ko, isa sa mga nagiging problema natin, mga hobbies, syempre yung kawalan din ng heater. Kasi hindi naman lahat mga kabeta, mapoprovide mo yun. Yung heater, yung aerator, hindi lahat yan mapoprovide mo yung filter. Kasi hindi naman lahat sa atin meron talagang pera na pambili. Pero yun nga, kung gusto mo talaga sa hobby na to, walang makakaad lang sa gusto mo. Katulad ko. Gusto ko mag-flower horn kaya lang
wala akong pambili ng heater, pero tinutuloy ko pa rin. Pero ito, ituturo ko na sa inyo. Ito, nagpakulo lang ako ng tubig. Kasi mamaya magkakape na rin ako. Tansyahin nyo lang mga kabeta. Tansyahin nyo yung tubig. Tansyahin nyo yung ano, yung ilalagay nyo mainit na tubig. Papatayin, ang mahalaga dito, papatayin nyo lang yung lamig. Hindi yung sobrang mainit yung tubig, ha. Kasi yung heater, hindi naman din yun ano, eh. Hindi rin naman umiinit yung tubig, eh. Ang ginagawa niya, pinapatay niya lang yung lamig. Magiging parang room temperature lang yung tubig. Papatay niya lang yung lamig. Tapos ayan, ihalo-halo niyo muna doon sa tubig. Para mamatay yung lamig. Yan. Yun, okay na. Medyo okay na. Tapos, pakawalan ulit natin yung flower horny natin. Okay. So, ayun mga kabeta. Okay na yung tubig natin. At sigurado. Kasi itong, yun nga, yung mainit na tubig, ito yung mag-ano eh, yung pwedeng maglabas din ng potential ng flower horn natin kasi bumabagal yung pagpapaganda ng flower horn natin kapag malamig lagi yung tubig. Kaya yung ibang hobbies talaga, lagi yan, may thermometer na may heater pa. Teka lang, nasa na yung flower horn natin? Ayan siya. Ganyan. So yun mga kabeta, hindi na natin siya aabalahin pa. Dahil magpapayo na yan. Kasi kalalagay ko lang sa kanya dito eh. Kalalagay ko lang dito. Kaya ang gagawin ko, kaya nga may mirror dyan. Kaya wala rin ako pambili ng Tobleron mirror, kaya ang ginamit ko. Yung mirror lang na nabibili sa palengke, kung mapapansin nyo. Ayun, Bio. Yan. Nadali mo. Ayan, ayun lang yung ginagamit ko. Ang ginagawa ko, tinatakpan ko pa rin ng ganyan para hindi siya ma-expose sa tao, para hindi siya masyadong, hindi siya lalong ma-stress. So yun mga kabeta, itong ginawa natin ay based lang to sa aking experience kasi ginagawa ko rin to sa aking mga beta. Lalo kapag umuulan tapos nagaka-itch sila, eh wala naman tayong pambiling heater at medyo maliit lang din yung lalagyan natin para mag-heater pa tayo. Kasi nakalagay nga lang sa MP na bote yung mga beta natin. So, ang ginagawa ko, nagpapainit lang ako ng tubig, tapos naglalagay lang ako konti. Pero yun, mga kabeta, dahan-dahan lang kayo sa paglalagay kasi mamaya, maging ulam na yung isda natin. Tapos nilalagyan ko rin yung mga agapi ko kapag malamig, kapag hindi na talaga nila kaya. Pero yun, mas maganda sanayin pa rin natin sa malamig yung mga natin, yung mga isda natin para tumagal yung buhay nila. Kasi may mga isda kasi na hindi talaga sanay sa lamigan. Yun, mga kabeta, shoutout na ulit tayo. Shoutout kay Gons, Alo, kay Zig, Sandy, kay Yesha and Fishes, yun, meron to. Ito yung isa sa mga sukay kong sinashoutout lagi. Yun, panoorin nyo yung video nila. I-watch nyo yung mga video nila, mga kabeta. In English ko lang pala, no? I-watch nyo yung mga video nila, tapos visit nyo. Tapos, kay Dance Lester, Revillios, kay Batang Mabangis. Kay Liam Spethouse, ito, may YouTube channel din to, mga kabeta. Subscribe nyo na, visit nyo yung channel nila. Kay Dave Daog, kay Liam Gamer, Nel Mark Besina, Mark Dave. Tapos kay James and Ashley Fishcare, yon, may YouTube channel din to, mga kabeta, visit nyo lang. Kay Giancarlo Villamor, yon, salamat sa inyo mga otit, salamat sa walang sawang suporta nyo. So yon mga kabeta, dito ko natatapusin tong ulit tong video na to, so huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe, hashtag panggatas lang. Para! Yon, sama-sama ulit tayo sa journey of giving. Peace.